Yo, 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 SHS na naman. Segment natin dito yan sa Ilakbot TV Pinoy Horror Stories YouTube channel. At ito po'y pagbibigay ng daan para po sa mga solid HTV positive listeners natin at sa mga subscribers natin para makapagbahagi ng kanilang mga kwento sa pamamagitan ng sindakstories2008@gmail.com. Dito po sa episode nating ito ngayon, tatlong kwento na naman ang atin pong nakita at prinograma po sa atin ni Admin Clay. At ito pong mga kwentong ito ay galing kina Dex, si RJ, hindi po ito yung admin natin, at syempre, si Jenjen. Kung matatandaan nyo kagabi, si Jenjen, first part pa lang daw yun ang kanyang kwento. At ito pong Jenjen na ito ngayon, siya rin po ito, same subscriber and same sender. So ito ang part 2 naman ng kanyang karanasan sa lumang bahay na kanilang nilipatan sa Camarines Sur. Pero bago po yung kwento ni Jenjen, magpapasalamat tayo muli sa mga regular and silent listeners, sa mga HTV negative na wala pong ginagawa dyan at nakikinig naman kahit papaano, tas naghihintay lang kung anong pwede nilang batikusin dito. At syempre, ganun din sa mga, alam mo yon, sa mga channel members natin na talagang solid na solid. Thank you! Maraming maraming salamat. Thank you for making another episode ng SHS. Syempre, dito po sa channel na ito. Umpisa muna natin yung kwento po ni Jenjen para hindi rin kayo mabitin mula sa kanyang sinend kagabi sa atin. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories. True horror stories submitted by HTV Positive listeners. So sabi dito ni Jenjen, ito po yung part 2 ng kanilang mga karanasan. So, mula po doon sa mga natuklasan namin si Red, mula sa itinawag namin sa dati po o unang nagmay-ari ng bahay hanggang sa mga nakita po namin mga larawan, doon ay napagtagpi-tagpi namin talaga na matagal na palang naglalagi yung kaluluwa ng babae na una pong nagmay-ari ng bahay dito po sa aming tinirhan. Halata naman kasi sapagkat 100 plus years nang nakatayo yung bahay. Pero kahit matagal na ito, talagang hindi pa rin po talaga masasabing marupok at yung pag-iba levels na. So, kung meron man daw pong pinalitan, ito lamang daw po ay yung mga bubong. So naisip na lamang namin na ayusin yung mga gamit sa baba dahil malawak naman po at talaga nang sa ganun ay mapaganda namin yung tutuluyan. May dalawang kwarto sa baba at isang sala at doon namin siya inaayos para na din pagbibisitahin man kami ng mga kaibigan o kamag-anak o kaya naman ay ginabi sila, meron po silang matutulugan. So isang gabi, napag-isipan namin na mag-inumang magkakaibigan. Dala-dala din nila ang kanika-nila mga partner. So, bali siyam kaming naroroon si Red. Tatlong partners at tatlong single at nasa plano na din namin na mag-stay sa bahay ng isang linggo dahil nasa pinakasentro talaga ng Nabwa ang bahay na binili namin kaya madami kami talagang mapapasyalan. So kahit na kwento, ikwento na po namin kung ano yung mga nararamdaman namin doon sa mismong bahay, okay lamang daw sa mga kaibigan ko kesa nga naman madisgrasya sila pa uwi gawa nga nang sila ay lasing na. So yun na nga po, ako lang yata ang hindi nalasing at yung isa kong gay friend kasi kami lang yung namumulutan. Hindi rin po talaga ako umiinom ng alak si Red kasi ewan ko kung bakit sa tuwing umiinom ako ay parang feeling ko'y kinakati ako. So hanggang sa natapos na nga, tinuro na namin kung saan sila matutulog. Siyempre tig isa-isa ng kwarto yung mga magpa-partner at yung mga single naman ay sa sala sa taas malapit sa kwarto namin naglatag ng higaan. Around 1 AM na nang matapos yung aming inuman session at diretso na rin nakatulog yung mga kasama namin. Pero bandang alas 3 ng madaling araw, nagising yung mga kasama ko sa sala dahil may kumakatok daw sa pintuan ng kwarto namin at sinabing ang ingay-ingay daw sa baba
at para nang magwawasak ng gamit. Siyempre, kami naisip namin na baka nag-aaway yung magpartner kasi sila yung madalas na mag-aaway bati sa amin, pero hindi naman yata nila pwedeng gawin na mangwasak ng gamit nang hindi sa kanila, lalo na hindi naman nila ito bahay. So para i-confirm, dumiretso po kami doon, bumaba kami at talagang dinig na dinig namin yung ingay habang pababa pa lamang kami ng hagdan. Pero laking gulat namin dahil napakatahimik po nung lugar. Mahimbing na mahimbing yung pagkakatulog nung magjojowa. Nang palabas na kami, meron na namang isang gamit ang parang binagsak ng pasadya at malakas ang pagkakabagsak. Pagtingin namin, ito po yung picture frame ng babaeng may-ari ng bahay at nasa sahig na yung picture frame niya. Kaya nagtatanungan kami kung paanong mangyayaring mahuhulog iyon, samantala natatandaan namin si Red na tinanggal na namin yung picture frame niyang iyon at inilagay pa sa isang kahon. Agad namin ginising yung mga magjojowa at sinabi namin na sa kwarto na lamang namin lahat sila matulog. Tutal may kalakihan naman iyon, okay lang na magsama-sama na kami dun. Siyempre, hindi namin sinabi sa kanila ang tunay na dahilan at hindi kami nagpahalata ng takot. Hanggang sa kinabukasan nang magising kami, nagluto na kami ng almusal kahit medyo may kadiliman pa. Pero pagbangon ko, wala na yung mga kasama ko pwera sa girlfriend kong natutulog pa, kaya ginising ko siya dahil ayokong mag-isa lamang siya sa kwarto. Pagbangon namin, nandoon silang lahat sa kusina at nagkakape. Di na rin pala nakatulog yung iba dahil nakikiramdam na rin sa paligid at tila nga nahimasmasan sila sa mga nangyayaring kababalaghan. Ang sabi ng karamihan sa mga kasama namin, nadidinig daw nila ang malalakas na yabag na parabang palakad-lakad lamang daw sa sala ng bahay yung isang tao. Meron pa nga yung isa pang experience nung kasama namin na bukod daw sa nadidinig niya na palakad-lakad ay para daw ito naghahaming ng isang himno na hindi din daw niya magets kung ano. Ang isa naman ay nagkwentong nagpakita daw sa kanya yung babae pero nasa ilalim daw siya ng aming kama at nakasilip. Hindi naman din daw siya natakot sapagkat maganda ang kanyang muka, yung nagpakitang multo. Kagaya din ng mga nakita at ipinakita naming litrato na nabasag sa ibaba. Tinatawag nga din daw ang pangalan ni Felipe. Maaaring itong Felipe na ito ay yung kanyang asawa na nang iwan sa kanya. Isang beses lamang daw itong nangyari noong madaling araw, pero believe talaga ako sa mga kasama ko dahil hindi po sila natakot. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat Jen sa kwentong ito na iyong binahagi. Inuna ko na yung sa iyo, yung line up natin para sa iyo dahil para hindi rin po mabitin yung mga nakikinig sa atin, lalong-lalo na yung kagabi. Although parang tapos na yung kagabi, pero ito po may kasunuran siya. But anyway, muli din pong pagpapasalamat natin sa lahat din po ng mga nag-purchase ng kape ni Lola Trinidad at lalong-lalo na yung mga nag-avail ng ating HTV shirt sa Shopee. Maraming salamat po talaga dahil kayo po yung nagiging bahagi ng ating cause, ng ating, alam mo yon, yung advocacy kumbaga at pakikiisa sa Philippine Animal Rescue Team. At sana kayo din po, ano, kahit hindi man kayo mga animal or pet lovers, pwede rin po yung bisitahin yung kanilang Facebook page para makita nyo po yung kanilang mga ginagawa sa sanctuary. At syempre pwede rin po kayo makipag-participate sa kanilang 50 peso Friday. Yun po yung kada Biyernes na donation drive na ginagawa po ng non-government organization na ito para sa lahat po ng mga nasi-save o nare-rescue nila ng mga pets mula po sa kung saan-saan man pong bahagi ng Quezon Province. At meron din po sila sa Quezon
Quezon City, kung hindi ako nagkakamali. And of course, pwedeng-pwede rin po yan, syempre, para makita nyo rin yung pwedeng-pwede rin kayo mag-donate. Kung sakaling extra-extra, may extra naman po kayo, 50 pesos, hindi naman po ganun kalakihan kung tutuusin. At minsan, okay lang makipag-participate dito sa kanilang cost na ito, sa kanilang donation drive, para nang sa ganun ay makapag-raise po ng enough funds para sa mga pagkain, lalo na yung mga cat and dog foods po nila. At yung ginagawa po nila na every month, kung ako nagkakamali, na pagpapakain ng mga stray animals. At gawin na rin sa mga medicine po ng mga nare-rescue ng mga pets nila dyan sa Philippine Animal Rescue Team dun sa kanilang shelter. So sana'y naging kaisa na rin kayo sa advocacy natin na ito. At gawin na rin po yung kape ni Lola Trinidad sa HTV Merch. Kaya order na, check out na bago maubusan ng paborito mong flavor na hazelnut o kaya yung butterscotch and barako na drip and steeped coffee sa ating merch sa Shopee. So check out na bago ma-check out ng iba, di ba? Anyway, dito po sa kwento ni Jen Jen, sabi ko nga sa inyo, dahil dun din sa history na inyong narinig kagabi, kung sakaling naabutan mo at talagang solid ka sa amin at hindi mo pinapalagpas ang kada SHS episode na ito, nabanggit na doon yung nangyaring history bukod dun sa nalaman nilang backstory po, yung karumal-dumal na nangyari po doon sa baba ng kanilang bahay, sa lumang bahay na iyon. Eh, masasabi mo talaga na, di ba, lalo't lalo pa luma eh. Kasi sabi nga natin guys, ano, maniwala man kayo sa hindi, isa talaga sa mga nakapagpapadagdag ng creepy vibe at mabigat na pakiramdam talaga sa isang lumang bahay ay una, yung mga materyales na ginamit. Kasi sabi nga nila, di ba, the more na luma na talaga ang bahay at gagawa na talaga ng parang alam mo yon ng mga creaking sound, yung mga parang alam mo yung konting yapak mo lang dyan, eh mag-iik-ik na. Ano ba yung tawag doon? Yung lalangit-ngit. Yan yung iik-ik. Di ba yung lalangit-ngit? So yun, yung parang ganun. Kaya parang tuloy, ganitong-ganito kasi yung mina-mindset sa atin mga horror films eh, di ba? Kung mga tuloy na dadala natin sa totoong buhay na kapag nakarinig tayo ng langit-ngit, eh meron ng multo, meron ng something. Yun pala, eh may problema na talaga yung mga materyales o kaya lalong-lalo na yung mabisagra, malay mo, mga ganun. Lalo ito pa, hindi rin natin maitatanggi syempre at dapat din talaga natin na paniwalaan na haunted house itong bahay na yan. Dahil una, meron nga malagim na nangyari. Meron pong pagkitil ng buhay na naganap. Kaya masasabi talaga natin guys na yung nagmumulto dyan, yan na talaga yung original na may-ari na dyan po niya pinili na kitilin yung kanyang buhay dahil sa very unfortunate at nakakalungkot na nangyari sa kanyang buhay na hanggang siguro sa kabilang buhay, eh talagang kumbaga hindi siya makamove on dahil may unsolved pa rin eh. Hindi na rin po nagpakita sa kanya yung, sabi nga, yung Felipe, di ba? Yun yung tinatawag niyang pangalan. Kumbaga parang hindi na sila nagkaroon ng closure ba? Ilang beses na rin po natin na-discuss ito, lalong-lalo na doon kung sakali for the sake lang na mabaguhan dito sa ating diskusyon, sinabi na rin po natin na talagang kapag ang isang namatay na tao, lalong-lalo na kung hindi maganda yung kanyang ikinamatay, hindi maganda yung rason ng kanyang ikinamatay, eh talagang asahan po ninyo maiiwan at maiiwan yung tinatawag nga niyang imprint dyan po sa kung saan siya huling nag-spend ng kanyang mga final hours o kanya final days ng kanyang buhay. Lalong-lalo na eh, dyan niya ginawa yung pagpapatiwakal. Talagang mabigat, yun yung nagiging reason kung bakit mabigat yung feeling ninyo ngayon dyan. Dahil meron kasing a very unfortunate event, sabihin na natin ganun, na nangyari dyan sa baba ng bahay na yan. Kaya talagang parang hindi welcoming, nakakatakot tuloy, di ba? Parang ganun. At alam ninyo yan, na-solve at na-puzzle, I mean yung piece of puzzle na yan, nabuo na ninyo eh. Di ba? Kasi nalaman nyo na yung back history. Given the fact na 100 plus years old na rin yung bahay, 1903, di ba? Tinayo last Saturday, kahagabi, nabanggit natin 1903, di ba? Kung tama yung pagkaka-recall ko, 1903. So, 1945, mga ganyan, di ba? Malagim na part ng kasaysayan ng Pilipinas yan. Baka nakasaksi pa yan ng pambobomba, baka may mga tumuloy pa dyan ng mga, di ba, mga Hapon, mga Pilipino, pinagpapas lang dyan na hindi natin alam bago magkaroon ng bagong may-ari. Yun nga lang, mabibilib ka talaga dahil na-preserve yung pinaka-itsura at original na itsura ng bahay tulad ng kwento mo at parang yero lang ata ang mapinalitan. Di ba?
yun din yun, yung isa sa mga nakapagbibigay talaga ng kung bakit minsan eh nakakatakot tumira sa mga lumang bahay. At hindi lamang yan. Ito pa, base na rin sa kwento ninyo kagabi. Base na rin sa kwento mo, Jen kagabi. Na naririyan pa rin yung mga original at yung mga lumang kasangkapan ng original na may-ari. Yun nga yung babae at yung kanyang asawa dati, si Felipe, sabi natin ganun. Diba? Na isa pa dyan, meron kayo binanggit na salamin. Maaari kaya na hindi lang iisa yung nagpaparamdam at hindi lamang itong babaeng ito na nagpatiwakal dyan sa baba ng bahay na dati po at pinakaunang may-ari ng bahay, yung nagmumulto dyan kasi may binanggit kang salamin eh. Sabi nila talaga guys, mga lumang kasangkapan, in particular yung mga salamin na yan, talagang daanan, tawiran daw po yan, portal ng mga masasamang elemento sa kung saan sila nang galing na dimensyon. Kaya yung sinasabi nyo na parang lumalakad, kumakanta, paakyat baba dyan, sa kaya lumalangit-ngit yung hagdan ninyong luma, hindi kaya, hindi, di ba may kasama ng iba na naninirahan or napatawid lang yung isang elemento, isang nilalang mula dun sa lumang salamin na iyon, tapos hindi na niya alam kung paano siya makakalabas, kaya dyan na rin na natili sa bahay na iyan. Kaya talagang malakas ang kutob ko, hindi lang yung babae na sinasabi ninyo nagpatiwakal dyan, yung naririyan na kasama ninyo. Kaya yan medyo siguro kailangan na ninyong kumontak ng mga maaalam, yung bang madali na makapagmarunong, eksperto sa pagpapataboy ng mga masasamang elemento para nang sa ganun mabawasan yung vibe, kumbaga. Lalong-lalo na ayaw na ayaw talaga daw ng mga ganitong klase mga elemento or ng mga multo ng mga unang may-ari yung ganito na palipat-lipat ng gamit nila. Diba? Diba nabanggit nila yun kagabi? Diba, Clay? Oh. Tsaka hindi lamang yan. Ang sabi kasi nila, kung susundan lang natin, eto ha, sinabi niya kasi yung term na ancestral. Isa rin akong fan talaga kung tutuusin ng mga lumang bahay. Lalong-lalo na yung mga original ha. Yung hindi pa sobra-sobrang na makeover, na restore ng gusto na parang anlayo na sa original niyang itsura. Fan talaga ako noon. Actually, isa rin po ako sa mga nag-join ng group ng mga ancestral houses of the Philippines. Doon kasi tumitingin talaga ako. Kasi talagang ewan ko, katulad din po ni Jen, nararamdaman ko rin na parang ang ganda kasi. Fascinating kumbaga, di ba? Amazing kasi yung mga ganong klaseng structure at bibihira na lang tayo na makakita sa panahong ito. Dito, lalong-lalo dito sa Metro Manila, hindi na tayo makakita, iilan na lang, mga mansyon-mansyon pa. Sa Quezon Province, marami may mga well-preserved po po doon. And most specifically, most likely din, sa mga provinces talaga, meron at meron yan, hindi lang gaano napapansin. But anyway, yun nga yung sinasabi ko, kung susundan lang kasi natin yung pinaka-literal na definition ng ancestral, napagpasapasahan ng iisang angkan. Diba? Mula sa pinaka-kanunu-unuan, yung mga kalululuan nila, kalula-lulaan nila, yung mga great-great-great-grandmother, mga ganyan, great-great-great-great-grandfather nila. Sila, mula sa pinakauna talaga, hanggang sa kasalukuyan na henerasyon na nila ng same family, tapos dyan pa rin nakatira sa bahay na yan. Dyan daw po pwede na masabing ancestral yung bahay kasi napagpasapasahan ng generation by generation, lalo na magiging heritage na yan kung 50 plus years old na yung bahay. Yun na kung tama yung pagkakarecall ko. Pwede nyo akong i-correct sa part na to. Pero kung sakali man na sinabi ni Jen kasi na ancestral house daw itong kanilang nilipatan na bahay, given na hindi sila magkakamag-anak ng mga unang yung nung namatay, yung unang babae unang may-ari niyan, tapos yung pinagbilhan niya na dati rin pong naging may-ari ng bahay, tapos sila na yung current. So hindi natin masasabing ancestral sa inyo yan. Dali, old house talaga, di ba? No, parang ganun. Masyado lang literal talaga tayo sa definition kung tutuusin. So para at least ma-debunk at hindi rin kayo malito sa mga terminologies na ginagamit ninyo. At ito rin po ay aking nabasa din mula po doon sa grupong iyon. At least sinishare ko lang sa inyo, SKL. Second story na tayo mula naman po dito kay Dex ng Cebu. Actually, tiga Toledo City daw po siya. And palagi daw nakikinig sa atin tuwing babiyahe at inaabangan daw po ng kada episode natin, lalo na yung non-stop Tagalog horror stories at subscribers horror stories sa podcast, at lagi na rin daw siya dito sa YT. Okay, so ito na ang kanyang kwento. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners.
So simulan ko lamang po yung kwento kong ito. Way back 2008, nung unang lipat namin ng bahay. Hindi naman po siya gaanong kalayuan at parang may 4 na kilometro lamang ang layo nito mula doon sa unang inupahan namin. Pinaalis na po kasi kami doon dahil may patitirahin na daw po yung may-ari na galing sa may patitirahin na ang may-ari na galing labas na kamag-anak niya. So ito pong napili naming bahay na ito, Sir Red, itong nilipatan namin na ito, ay malapit po sa dagat at isa po siyang bungalow. Sementado naman at medyo hindi pa naman po tapos yung underground o yung basement. Ah, okay. So hindi pa daw tapos yung bungalow house na yon. Siguro wala pang palitada ng husto sa loob, pero may underground o basement. So para hindi tayo magkamali. Tapos, dun sa ibaba, may dagat. Ginawa po kasi talaga yung bahay bakasyonan na ito na may sikretong pinto sa basement at may hukay na parang balon yung forma. At sabi, hinukay daw ito ng kusa dahil may nakapagsabing merong ginto sa ilalim, pero wala naman pong nakuha. So nangyari na ito, Sir Red, itong kikwento kong ito sa same year. Habang nag-aayos at naghahakot kami ng mga gamit namin, may nakausap ang papa ko na kapitbahay at ang sabi, medyo creepy daw yung nilipatan namin. Meron daw sigbin at nagpapakita daw pong San Telmo. Kaya pinayuhan na lang kami na mag-ingat lalo na kapag gabi. Nung unang weeks namin sa bahay, aminado naman ako na wala pa naman akong nararamdaman. Enjoy lang talaga ako sa dagat. Pero yung ibang feeling talaga ay mararamdaman mo kapag ikaw ay tutungo ng basement. May kalapitan lang po kasi yung hagdanan sa may kusina tapos yung basement. Kapag tatambay ka sa kusina, ewan kung bakit parang ang sikip-sikip sa pakiramdam. Parang ang dami-dami niyong naroroon sa kusina. Bukod pa doon ay mabigat yung pakiramdam. Isang gabi nang lumakad si na mama at papa at ako lamang po yung mag-isa, nanood na lamang ako ng TV at tamang chill-chill lamang dahil medyo dim yung ilaw at bigla-bigla po talaga ako nang hilakbot nang paglingon ko sa may kaliwang bahagi ng kusina ay meron po talagang babaeng nakatayo. Di naman po talaga ako matatakutin kaya tinitigan ko pa talaga ng maigi. Talagang minake sure ko, Sir Red, na hindi ako namamalikmata lamang. Basta't ang nakita ko, puting-puti ang kanyang damit, nagliliwanag sa kadiliman po ng kusina at sa tansya ko ay parang 5 feet flat ang kanyang height at hanggang shoulder yung buhok, pero Sir Red wala po siyang muka at kung tititigan mo rin talaga ng maigi, yung mukha niya ay parang haze lamang. And then after ilang seconds po, nawala na lang siya. Nang dumating po si na mama, sinabi ko sa kanila kaagad, pero ang sabi ng mga magulang ko, kulang lang daw ako sa dasal. Kung sakali man daw na magpapakita muli sa akin ito, ang gawin ko daw ay ipagdasal ko siya. Hindi po talaga ako nakatulog nung gabing iyon, Sir Red. At iniisip ko kung kailan po siya muling magpapakita sa akin. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa kwentong ibinahagi mo sa amin, Dex. At talagang abangers ka pa kung kailan ulit siya magpapakita sa iyo. Kakaibang trip ito, ha. Yung iba talagang takot na, ayaw na nilang makita kahit minsan ulit, di ba? Huwag na sana, parang ganun pinagdadasal na. Ikaw gusto mo talagang makita ulit para ano, para makasigurado talaga na hindi lang malikmata, di ba? Guys, kayo ba, kung ano ba yung ginagawa ninyo? Kung syempre, naririto ka sa channel na ito, pinakikinggan mo yung mga kwento ng ibang mga senders natin na solid na tigapakinig po natin. Alam ko na ang pinakadahilan nyo
eh para alam mo yon, i-confirm kung gaano katotoo ang isang kwento ng sender or kung makaka-relate ka ba, 'di ba? Aminin niyo man yan sa hindi. Kasi kayo ba, ano bang magiging take nyo kung alimbawang kayo yung makakakita ng ganito na alam mo yung sabi niya parang haze, parang blurry daw yung mukha, hindi daw talaga niya makita, nakatayong babae given na hindi mo naman kasama talaga yun sa bahay, hindi ka pa ba mag-iisip, hindi ka pa ba magdadalawang isip na talagang hindi lang yan, hindi yan tao, hindi yan parang malikmata lang or ano, di ba? Nakuha mo pa nga natitigan ng maigi, di ba? So, dapat tama lang yung sinabi ng mga magulang. Dapat talaga, una sa lahat nga daw po, pinagdarasal yung mga yan. Unless, sabay sila sa pinagdarasal mo at memorize. Mas memorize pa niya. Yun ang masakit. Mas memorize pa ng mga multo yung dasal, yung mga dasal pang Katoliko, di ba? Yun, doon ka magtaka. Bakit mas alam niya kaysa sa'yo? Baka mamaya nagdarasal ka ng, halimbawa, ito ha, example lang ha, ng ama namin. Tapos sobrang takot mo, nalimutan mo yung isang word, isang line, or lumaktaw ka. Tapos magtataka ka, bakit parang, wow, memorize naman ng multo. Talagang alam na alam. Ginalingan ng multo yung pagdarasal. Parang parang sapak sa'yo yun, ano? Parang sampal sa'yo yun na mas magaling pang magdasal yung mga multo kaysa sa'yo. Diba? But anyway, kayo guys, anong take ninyo dito? Ano bang maganda talagang gawin bukod sa pagdarasal? Lalo kapag na-realize mo na hindi talaga tao yung nakita mo. Diba? Marami kasi din akong mga nababasa na dito, mga entry natin, na parang ang ginawa nila, parang tinitigan pa talaga, tapos wala silang ginawa. Diba? Tapos iniisip pa nila kailan ulit magpapakita, parang ganun. Diba? At anyway, maraming salamat po sa kwentong ito. Dako naman na tayo sa pinakahuling kwento. Ito po'y sent from Vivo smartphone. Nakalagay dito eh, sent from Vivo. Wow, sana all. Ito naman po'y kwento ng ating sender na si RJ. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories. True horror stories submitted by HTV Positive listeners. So, ito daw po ay nangyari sa kanya sa isang paaralan sa Binyan City na masikat po sa tawag na Donya. Ah, isa daw siyang babae at senior high school student doon sa paaralan na ito. At ano to, Humes student siya, no? Kaya naman sa four-story building po ako nagro-room. So, itong karanasan ko po, Sir Red, ay naganap sa girl CR sa second floor dahil dun po kami talaga naglalagay. Tiyak ko po na vacant namin nang maganap ito and that was around 4 p.m. Panghapon talagang schedule ko dahil nahahati po yung rooms o naghahati po kami ng rooms nung iba't ibang grade levels. So dahil hindi ko na rin po matiis at sa kagustuhan ko po talaga na magwiwi, madalas po talaga akong mag-CR ng may kasama. Ngunit dahil nung pagkakataong iyon, abala yung kaibigan ko sa mga gawain namin sa school dahil meron din po siyang sinasamantala sa vacant time. No choice, kaya ako na lang po ang mag-isang umihi. Pagpasok ko po sa CR noon, bukas yung gripo na pinupuno yung drum ng tubig. Sa pakiwari ko na may tao ring umiihi, sinilip ko po isa-isa yung tatlong cubicle. Yung panghuli po mula sa pintuan ay sarado. So nagpatuloy lang din po akong pumasok at isinara po yung main door ng CR. Dahil marami rin po kasing loko-loko sa school namin, pumasok na ako sa pangalawang cubicle na katabi nung pangatlo na akala ko ay may tao. So habang umiihi na nga po ako, narinig ko na nagbukas yung pinto sa katabing cubicle. Isang uri po kasi ng bakal yung pinto ng mga cubicle kaya madidinig mo kapag gumalaw. So narinig ko na rin po yung pagsasara ng gripo kaya nag-conclude tuloy ako na lumabas na yung taong naroroon na umiihi kanina. Pero ang ipinagtataka ko lang talaga, Sir Red, kung bakit hindi pa siya tuluyang lumalabas ng CR. Kasi madidinig mo talaga yung pinto doon sa mismong entrance at exit nung CR. Pero inisip ko na lang na baka nananalamin lamang po ito dahil may lababo at malaking salamin na katapat ng mga cubicle. Ilang sandali pa,
Natapos na rin ako sa pag-ihi ko. Nilinis ko po yung sarili ko ngunit ang mga sumunod na pangyayari ay siya po talagang naghatid ng katakot-takot na karanasan sa buo kong pagkatao. Paglabas ko po kasi ng cubicle, wala po ako nakitang kahit isang tao. Kaya akala ko kasama ko pa rin yung nasa katabing cubicle. Imposible rin namang lumabas na ito ng tuluyan dahil nga po sinara at nilock ko po yung main door ng CR. Tiniyak naman at tiyak naman din na maririnig ko yung bawat kilos ng mga nasa labas dahil typical lang naman yung mga cubicle katulad ng mga nakikita sa mga public na CR na may pagitan ng pinto sa ibaba at itaas. And after noon, sinilip ko rin yung pangatlong cubicle at nakabukas na po yung pinto. So kahit natatakot, tahimik na lamang po akong lumabas ng CR at hindi ko rin alam kung bakit hindi ko ito nagawang ikwento na sa mga kaibigan ko. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. For sure, alam nyo na yung mangyayari dito po sa kwento ng ating third sender. Pero sa kung bakit, kapag sa mga eskwelahan, kung hindi man library, hindi man hallway, hindi man mga lumang, alam mo yung mga kantina, yung mga bodega, classroom sila nagpapakita, bakit nga ba meron ding mga multo sa loob ng CR? Hindi po sa gusto nilang manilip o gusto nilang... Hindi po ganun. Ibig sabihin kasi ito, totoo to. Ito, natanong na rin namin ito sa isang session, sa isang Zoom session ng sinalihan po namin na Paranormal Society, Paranormal Community PH. Nakwento ko na ito sa kanila at na may isa po doon sa mga kasamahan ng Paranormal Society na ito ang nagsabi sa amin na kung bakit madalas din na pinagpapakitaan ng mga multo sa CR, it's just because may tubig. Elementals, sabi nga nila. Kapag meron daw po stagnant na tubig, pumapatak na tubig sa gripo, lalong-lalo na kapag CR, yung effect kasi di ba kapag minsan kapag pumapatak yan, lalong-lalo na kapag sa mga mismo pumapatak din sa tubig, sa drum, yung patak niya nag-e-echo, di ba? Anything, kahit stagnant, kahit sa isang abandoned na bahay, abandoned na eskwelahan, abandoned na kung anong mga lugar na yan, basta't meron daw po talaga na napapataka na i-stagnant ng tubig. Elementals, isa din daw po yan kasi sa mga portal ng mga nilalang or elemento para daw mamahay sa isang lugar na meron ng ganito. Diba? So, I don't know kung kayo din po ay narinig nyo na rin yung ganitong, sabi na nating fact. Kasi nga, syempre, kung paranormal, salig sa paranormal, alam nyo na po ang sasabihin nila. Tungkol lang din naman talaga sa mga nare-research at sa mga nalalaman nila. Diba? So, hindi naman din natin binabasag yun eh. Pero kayo ba, narinig nyo na rin ba yung ganito? Na kapag may mga tubig, ganyan, basta anything na parang nakakatakot, na makakapagbibigay din ng creepy vibe sa'yo, eh ano daw, meron at meron daw dyan at nagiging portal din daw kasi yung mga tubig na yan, mga nandyan lang sa ano na, sa hig nyan, di ba yung mga mula sa pumatak na mga tubig na galing po sa butas na bubong, lalo na kung luma na building na yan, di ba? Lalo na ito, CR, may talagang tubig talagang pumapatak, may tubig talaga na meron pong iniipon. So sabi nila kasi ganun daw eh, portal din daw yung mga ganyan. I don't know sa inyo kung ano po yung palagay ninyo. Anyway, maraming salamat na lang guys ano, sa lahat na rin po ng mga nakikinig. Putulin na po natin dito, overtime na naman ang inyong lingkod, napasarap na naman ang kwentuhan. Pero sana po ay umabot ka. Siswertihin ka talaga kung umabot ka sa pinakadulong bahagi na ito. Salamat sa mga silent at mga regular nating listeners ng SHS. Saturday and Sunday na po tayo ha. Wala na po tayo sa M-Fry. So para malaman po ninyo ang ating bagong schedule, every 9 PM po tayo Saturday and Sunday. Para kasama ko naman kayo ng weekend habang kayo po ay nagchichilax o nagpapawagwag ng mga stress sa buhay ng mga nakalipas na 5 araw ng buong linggong ito, okay? So ako pong muli si Red. Maraming salamat sa mga senders natin at dami kong naikwento na i-share sa inyo at sana ay nakapulot din kayo kahit papano ng mga simpleng ideas patungkol dito sa mga paranormal, mga usapin na mga tungkol dito sa mga pagpapakita ng mga multo and so on and so forth. Kapit lang po sa matigas, marami pa tayong mga kwentuhan. Gabi ng Lagim, Aswang Anthology ni Draven Black is still up.
Ang Bayang Naglaho, I don't know sa puntong ito kung naka-full episode na ba siya. At sana nga ano, na full episode na. And once again, may magandang balita po tayo. We have Draven Black once again na meron siyang kakolab. At soon, i-reveal namin kung sino itong kakolab niya sa isang mini-series. At syempre, hindi lamang yan, si Kuya Soju sa kanyang mga compilation ng short horror stories. And syempre, ang ating paborito po na author din, isa rin sa mga kaibigan natin. Walang iba kundi si GY Jones ang naghatid sa atin ng Ang Batang Pinanganak sa Haunted House at Ang Bayang Naglaho. So abangan nyo po dahil nasa works na yung aming mga next na projects para po sa inyo. And syempre meron din tayo mga iba pa mga independent writers po natin at soon i-reveal namin lalong-lalo na yung case series. Abangan din po ninyo within this year. Sana po isuportahan at sana din po ay alam nyo yun, i-share nyo rin po at nang maingganyo din po yung ibang mga mahihilig sa ganitong klase mga kwentuhan at nang sa ganun ay kahit papaano mag-boom din po yung channel na ito. At sabi ko sa inyo, road to 200,000 subscribers na po tayo. Malaking bagay, maliit man para sa iba pero malaking bagay na po sa amin. Para pag-reach po namin ng 200,000, sapat na yon, tigil na natin lahat ng ito. Bawal tumawa, horror to. Huwag kang cage. Ako po muli si Red, tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid. HTV positive. Love you all guys. May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, ito ang Subscribers Hilakbot Stories.